Kuya Xavier, huwag na kayo pumunta ng Maynila ni Kuya Lance. Kahit mga stepbrother ko lang kayo, ayokong mahiwalay sa inyo. Gusto ko po palagi kayong kasama dito sa bahay. Rio, kailangan na naming umalis ni Kuya Lance mo. Mag-aaral ka na sa high school. Saan kami kukuha ng pambaon mo? Si Kuya Lance mo kulang ang kinikita sa pagkain pa lang natin. Pati ako kapos din. Ikuya, sagutin mo na kasi si Kuya Piolo. Alam mo naman na mahal ka ni Kuya Piolo. Mapera naman si Kuya Piolo. May negosyo siya na bulaluhan. Kahit doon na lang ako mag-extra sa bulaluhan nila. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng magtrabaho doon. Kilala ko si Kuya Piolo mo. Alam ko na hindi niya ako mahal. Kaya siya punta ng punta dito sa bahay natin. Dahil alam niya na dakila ako. At dakila rin si Lance. Huwag ka maniwala kay Kuya Piolo mo, ha? Na mahal niya ako. Oo, palagi kanyang binibigyan ng pera at pagkain. Pero kilala ko siya. Matinig siya sa mga lalaki. Pag alam niya na dakila, hindi siya sumusuko. Ikuya Xavier, wala naman pong mawawala sa inyo kung kahit isang beses lang o isang gabi lang naman na pagbigyan mong kahilingan ni Kuya Piolo. Total, alam naman nating lahat ang hanap ni Kuya Piolo eh. Ibinibenta mo na ako ang Kuya Xavier mo, Rio. Dahil lang sa wala tayong pera, gusto mong mapunta ako kay Kuya Piolo mo. Alam mo, pag nalaman ito ng ni Lance, pag nalaman ito ng stepbrother mo, pagagalitan ka nun. Sorry po Kuya Xavier. Pasensya na po. Sumusobra na po talaga minsan ang ugali ko dahil sa kakulangan natin sa pera, dahil sa labis na paghihirap natin. Hindi ko nalalaman na pinamimigay na pala kita. Halika nga dito, Rio. Lumapit ka sa akin. Yumakap ka sa akin. Andito na po ako, Kuya Xavier. Yakap na kita. Dakila talaga, Kuya Xavier. Pasensya na, ha? Ilang linggo na rin kasi yan. Yumakap ka nga sa akin, Rio. May sasabihin ako sa'yo. Opo. Yakap ko na po kayo, Kuya Xavier. Kaso po, may nakakasagabal, Kuya Xavier. Ayan, muna yan. Makinig ka sa sasabihin ko, Rio, ha? Rio, kahit na anong mangyari, huwag na huwag mong ibibenta kami ng mga kuya mo, ha? Ako at si Kuya Lance mo ay hindi ka kayang iwanan. Kahit naghihirap tayo, hindi ka namin iiwan ni Kuya Lance mo, ha? Opo. Salamat po Kuya Xavier. Kaso Kuya Xavier, parang may tumutulak sa akin eh. Hayaan mo na yan. Ilang linggo na rin kasi. Ah, kaya po pala. Pero Kuya Xavier, anak po ba talaga kayo ni Papa sa ibang babae? Ang totoo, hindi talaga namin tatay si tatay mo. Hindi mo kami kadugo. Kami ni Kuya Lance mo. Kami ni Kuya mo lang. Kami ni Kuya mo lang ang magkadugo. Kami ni Kuya Lance mo. Pero dahil kinupkup kami ni Papa mo at inaruga kami mula bata, itinuturing ka na namin na stepbrother. Grabe naman po. Sabi ko na talaga, hindi ko kayo mga kaano-ano eh. Kasi kayo po ni Kuya Lance, mga dakila po kayo Kuya Xavier. Higit na pinagpala kayo sa lahat. Pero, kaso, si Kuya Lance, Kuya Xavier, never akong niyakap nun eh. Parang ang layo ng loob nun sa akin ni Kuya Lance. Pero kayo Kuya Xavier, habang yakap ko kayo,
Pakiramdam ko, mahal na mahal niyo ako. Yun nga lang, may sagabal talaga Kuya Xavier. Parang pinapaalis niya ako. Hayaan mo na yan. Pabayaan mo na. Ganyan naman talaga pag ilang linggo nang hindi man lang ako nakakapag-relax. Normal naman yan sa aming mga kuya mo. Ang mahalaga, yakap mo ako at mahal mo ako, diba? Mahal naman talaga kita Kuya Xavier, kaso si Kuya Lance, bihira po ako nun kausapin eh. Pero mabait naman siya sa lagi sa akin. Mabait naman siya lagi. Lagi nga niya akong binibigyan ng baon. Pero mas marami ka magbigay ng baon. Pati si Kuya Piolo. Huwag mo nang babanggitin ang pangalan ni Piolo. Ganito Rio, may 50 ako dito ah. Bili ka ng 1 kilong bigas sa tindahan. Tas daan ka kay Kuya Lance mo ha, sa construction. Hingi ka ng pambili ng ulam. Ay opo Kuya Xavier, masusunod po agad. Alis na po ako ha. Sige na Kuya Xavier, mag-isa na lang kayo dito sa bahay. Baka gusto nyo pong makapag-relax muna kayo. Walang makaka-istorbo po sa inyo dito. Oo naman. Sige na, alis ka na. Ako na bahala at makapag-relax man lang kahit papano. Maganda rin minsan mag-isa dito sa bahay. Walang istorbo, tahimik at payapa. Makakapag-relax ako ng maayos. Gusto niyo po tulungan ko kayo Kuya Xavier pagbalik ko? Huwag na. Di na kailangan, ako na bahala. Sige na, alis na. Sige po. Aalis na ako Kuya Xavier. Paalam po. Enjoy po. Ito yung cellphone natin Kuya. Ano naman ang gagawin ko sa cellphone na yan? Basta po alam nyo na, kayo na po bahala. Marami po dyan sa cellphone na yan. Oo na. Sige na, alis na. Ako na bahala, akin ang cellphone. Huwag kang babalik agad dito ha. Tagalan mo pa ha. Opo, hindi po ako babalik agad Kuya Xavier. Kaya sana sulitin nyo ang bawat oras na wala ako dito sa bahay. Yung cellphone na yan, full charge po yan Kuya Xavier. Di kayo bibiguin yan hanggang sa matapos kayo. Sige na po, alis na po ako. Ay Kuya Xavier, Kuya Xavier, andito na po ako. Tapos na po ba kayo dyan? Oo, sige, pasok ka na. Tapos na ako. Ano, nakabili ka ng bigas? Opo. Ay, grabe naman Kuya Xavier. Ang tindi naman po talaga. Kayo na po talaga. Pasensya ka na. Nakita mo ba? Sige na, magluto ka na ng bigas. Mag-ayos lang ako ng kumot at mga unan dito. Nakita mo pa tuloy ang gulo-gulo dito sa higaan natin. Si Kuya Lance mo, gutom na doon? Opo Kuya Xavier, gutom na raw po siya kaya dapat daw po magmadali na ako magsaing ng bigas kasi kakain na po siya raw eh. Hindi na tayo magluluto ng ulam Kuya Xavier. Nakabili na po ako ng ulam na luto na. Eh anong ginagawa doon ni Kuya Lance mo sa construction? Ayun po, andoon rin si Kuya Piolo kasama ni Kuya Lance. Nakikipag-usap siya kay Kuya Lance. Umiiwas nga po si Kuya Lance kasi nahihiya siya kay Kuya Piolo eh. Eh bakit naman mahihiya si Kuya Lance mo kay Piolo? Kasi po Kuya Pio, kasi po Kuya Xavier, si Kuya Piolo, tingin ang tingin kay Kuya Lance. Nagagwapuan talaga siya kay Kuya Lance. Tapos sabi ni Kuya Piolo, grabe raw si Kuya Lance. Anong grabe sa sinasabi ni Piolo?
Kasi po, dakila raw kayong dalawang stepbrother ko. The best raw po kayo, sabi ni Kuya Piolo. Pinapakamusta ka rin po ni Kuya Piolo, Kuya Xavier. Ako? Kukumustahin niya? Huwag siya. Playboy siya. Kahit sino na lang ang gusto niya. Si Kuya Lance mo, nananahimik, guguluhin niya. Porque hindi ko siya mapagbigyan. Ngayon si Kuya Lance mo nililigawan. I-cute naman po si Kuya Piolo, Kuya Xavier. Bakit po ayaw niyo sa kanya? Ayaw ko talaga. Mas okay pa sa akin mag-isa dito sa bahay at mag-relax na mag-isa kaysa pagbigyan si Kuya Piolo mo. Ay grabe naman po. Ang bitter niyo naman po, Kuya Xavier. Mabait naman po si Kuya Piolo. Yun nga lang, chick boy po siya. Yun na nga eh. Porke mapera siya, akala niya lahat ng tao kaya niyang bilin. Opo, tama talaga kayo, Kuya Xavier. Ikamusta naman po kanina kayo dito? Kamusta kayo dito kanina? Nag-enjoy po ba kayo ng mag-isa lang kayo dito at walang istorbo? Oo naman, basta mag-isa lang, nakakapag-relax ng maayos. Eh yung kumot po, Kuya Xavier, labahan ko na po ngayon. Sigurado kasi ako, iba na amoy nun eh. Wag na. Ako na lang maglalaban nun sa ilog. Yung sinasayang mo baka masunog, sige na. Aalis na ako. Maliligo na po kayo diretso sa ilog, Kuya Xavier? Oo, maliligo na ako. May trabaho pa ako mamaya sa construction. Eh, Kuya Xavier, okay lang po ba mamaya pag-uwi ninyo galing trabaho, punta tayo sa bayan? Oo naman, pwede. Ano gagawin natin doon? Wala po, ililibre ko lang kayo ng pansit gisado doon sa bayan. Tapos pag-uwi natin, matulog na po tayo agad. Ano, Kuya Xavier, okay ba? O, Sasha, oo na. Mauna na ako sa ilog. Basta mamayang gabi pag tulog na ako, huwag mo akong gigisingin, ha? Oo naman po, kahit malakas ang hilig ninyo, hindi ko po kayo gigisingin. Kahit pa may ibang gising. At sino naman yung ibang gising na sinasabi mo? Basta po, yung kaibigan ko yun. Kaibigan ko siya pag tulog na po kayo. Siya po, gising siya lagi. Pero gumigising po siya pag tulog na kayo, Kuya Xavier. Abay, sino naman kaya na kaibigan mo yan? Baka multo yan. Hindi po siya multo, Kuya Xavier. Ang totoo, pagmamay-ari mo po siya. Palagi nyo nga po siyang kasama, Kuya Xavier. Nakadikit siya sa inyo eh. Abay, sino naman kaya na kaibigan mo na yan? Sige po, bibigyan ko po kayo ng clue. Itong kaibigan ko po, ito po yung gustong gusto ni Kuya Piolo sa inyo. Pangalan po niya ay si Dakila. Walang hiya ka. Puro ka talaga kalukuhan, Rio. Alam ko na yan. Sige na, aalis na ako. Ikaw, Rio, ah, ang dami mo nang nalalaman sa buhay mo. Baka ikamatay mo yan balang araw, sinasabi ko sa'yo. Ako pa talaga. Oo naman po. Kayo naman po talaga ang the best, Kuya Xavier. Oo na, oo na. Ang tagal na ng pag-uusap natin. Puro tayo kwento. Sige na, aalis na ako. Opo, Kuya Xavier. Ingat po kayo sa ilog, ha. Isang magandang araw sa inyo, Sir Will, at sa masugid ninyong mga tagapakinig. Kilalanin niyo po ako sa pangalang Rio, isang maunawain at mapagmahal sa mga kapatid. Stepbrother ko po silang dalawa. Si Kuya Xavier at Kuya Lance na hinahabol po ngayon ni Piolo, ni Kuya Piolo.
Si Kuya Xavier po, hindi niya alam na may kaibigan ako. Na may kaibigan ako na mula sa kanya. Pero nalaman niya rin yun agad. At okay lang naman sa kanya. Basta, masaya lang ako sa kaibigan ko na yun. Okay na ako na palagi ko siyang kasama at nagkikita. Hanggat andyan si Kuya Xavier, hindi mawawala ang kaibigan ko na yun. Mahal na mahal ko po si Kuya Xavier. Mahal ko siya bilang kapatid. Normal naman sa aming magkapatid na ganun kami. Sa bagay, kami-kami lang naman dito sa bahay. Ayaw niya naman kay Kuya Piolo. Ewan ko ba? Si Kuya Piolo kasi, habol ng habol sa kanya yun. Mabuti pa si Kuya Xavier. Wala lang sa kanya na kaibigan ko ang sikreto niya sa buhay niya. Akala niya di ko alam noon ang sikreto niya. Pero nung nalaman ko na, naging kaibigan ko na yun, masasabi ko lang, the best po talaga. Kaso may problema Sir Will. Si Kuya Lance, nagsiselo siya na ang palagi ko raw kausap ay si Kuya Xavier. Lumalayo ang loob ni Kuya Lance sa akin, kaya ito na ang problema ko ngayon dito sa bahay. Isang gabi noon, si Kuya Xavier tulog doon sa kwarto. Dumating si Kuya Lance na lasing siya. Kinausap ko siya. Andoon siya noon sa tabi ng bintana, bit-bit ang isang bote ng gin. Ano ba kasing problema niya? Kuya Lance, kumain na po ba kayo? Baka po hindi pa kayo kumakain tapos umiinom na kayo ng alak dyan. Masisira po ang atay ninyo at bitukan nyo niyan. Subalit sumagot siya ng pabalang at parang galit siya sa akin. Ikaw Rio, bakit si Kuya Xavier mo pinagluluto mo lagi ng ulam at hinahatiran mo pa ng pagkain sa trabaho niya? Eh ako, hindi mo ako malutuan ng ulam. Puro na lang bili. Hindi mo ako matirahan ng pagkain. Ay, hindi po totoo yan, Kuya Lance. Mahal na mahal ko nga po kayo bilang stepbrother ko. Kanina nga po, nilabhan ko ng mga tsinelas at damit nyo sa ilaw. Pati yan na t-shirt nyo na puti, nasuot nyo, dinawni ko na po yan. Itong suot ko, na t-shirt na puti, dinawni mo? Opo. Para po, para kahit po nasa construction kayo, mabango kayo. Kahit nga po konti lang ang baon na binibigay nyo sa akin ay okay lang sa akin. Tinitipid ko po yun. Talaga? Halika nga dito. Yakap ka sa akin. Ito na po ako, Kuya Lance. Yakap ko na po kayo. Yan nga. Yakapin mo ako, ang lamig kasi dito sa labas eh. Galit pa rin po kayo sa akin, Kuya Lance? Oo, galit ako sa'yo. Mas mahal mo si Kuya Xavier mo kaysa sa akin, di ba? Yakap mo ako ngayon, pero ang totoo, may special sa'yo ang Kuya Xavier mo bilang stepbrother mo. Hindi po totoo yan, Kuya Lance. Pareho ko po kayong mahal ni Kuya Xavier. Pantay lang po ang turing ko sa inyong dalawa eh. Pareho kayong napakamahalaga sa akin bilang mga stepbrother ko kayo. Talaga? Kung totoo ang sinasabi mo, eh bakit? Bakit mo ako ibinibigay kanina kay Piolo? Di ba si Piolo nanliligaw yun kay Kuya Xavier mo? Bakit mo itinuro ako kay Piolo? Gusto mo bang mapunta ako kay Piolo? Hindi po, Kuya Lance. Mapilit po kasi si Kuya Piolo. Hanap-hanap po kayo nun eh. Tapos, bigay ng pera sa akin. Basta raw po ilakad ko siya sa inyo. Kita mo na.
Yan ang sinasabi ko eh. Ano pong sinasabi niyo, Kuya Lance? Alam mo, Rio, kahit isa sa amin ni Kuya Xavier mo, walang sumagi sa utak namin na bibigay kami kay Piolo. Si Xavier nga, tago ng tago. Tapos ako, ibibigay mo doon? Grabe naman po kayo, Kuya Lance. Hindi naman po kita binibigay kay Kuya Piolo. Ang totoo, pag nakita ko nga siya, itinatago ko kayo, Kuya Lance. Ganun po kayo, ganun ko po kayo kamahal bilang kapatid ko eh. Talaga? Totoo bang sinasabi mo? Opo. Totoo po yan, Kuya Lance. Sir Will, nahihiwagaan na talaga ako noon kay Kuya Lance kung bakit ganun siya sa akin. Si Kuya Xavier, nagkakaunawaan naman talaga kami noon kahit pagdating sa kalukuhan. Pero itong si Kuya Lance, hindi ko maintindihan kung bakit ang seryoso niya pagdating sa akin. Para bang malagkit ang pakikitungo niya sa akin. Kung hindi ko lang siya tinuturing na stepbro, iisipin ko may something. Kuya Lance, medyo pogi naman po kayo at pareho kayong dakila ni Kuya Xavier. What if mag-girlfriend na po kayo para po lalo kayong maging masaya araw-araw? Kita mo na? Kahit sa babae, pinamimigay mo na ako, Rio. Alam mo, sobrang sakit sa akin na kuya mo ako. At ikaw mismo, nagtutulak sa akin na mag-girlfriend ako. Lumayo ka nga sa akin. Huwag mo na akong yakapin. Ay, grabe naman po kayo makatulak, Kuya Lance. Kala ko po ba nilalamig kayo? Kaya gusto nyong yakap po kayo. Tapos, nabanggit ko lang na girlfriend, tinulak nyo na ako. Ano po ba talagang gusto nyo, Kuya Lance? Isa lang ang gusto ko. Huwag na huwag tayong magkakahiwalay. Tayong magkakapatid. Huwag magkakahiwalay. Pupunta na nga po kayo ng Maynila ni Kuya Xavier eh. Iiwan nyo na ako dito. Anong iiwan? Si Kuya Xavier mo lang ang nagplano nun. Di ako kasama dun. May trabaho naman ako dito sa mga bahay-bahay sa construction. Ba't ako pupunta ng Maynila? Talaga po, Kuya Lance? Hindi niyo ako iiwan? Oo, hindi kita iiwan. Hanggang sa makapagtapos ka ng kolehiyo, bibigyan kita lagi ng baon at pang-tuition mo sa abot ng makakaya ko. Talaga po, Kuya Lance? Susuportahan niyo ako sa pag-aaral ko? Oo naman. Gusto kong makapagtapos ka. Tapos pagtapos ka na at matanda na ako, ampunin mo na ako ha. Ikaw na ang mag-alaga sa akin. Ay, grabe naman po. Ang bata niyo pa po, Kuya Lance, para alagaan. Payakap nga po, Kuya Lance. Sobrang bait niyo po pala talaga. Dati akala ko ang layo ng loob niyo sa akin kasi bihira niyo ako kausapin nun eh. Pero ngayon, yakap-yakap ko na kayo. Ramdam ko na mahal niyo po ako, Kuya Lance. Pangako po, pag nakapagtapos na ako at may trabaho na ako, ako naman pong mag-aaruga sa inyo, Kuya Lance. Talaga? Opo, pangako, Kuya Lance. Kahit mag-asawa na po kayo, laging nasa tabi niyo pa rin po ako at nakasuporta lagi sa inyo. Bibigyan ko po kayo lagi ng pera, Kuya Lance. Bakit mo naman ako bibigyan lagi ng pera? Eh kasi pinapag-aaral niyo po ako eh. Kung hindi dahil sa inyo, di ako makapagtatapos ng pag-aaral, Kuya Lance. Eh paano si Kuya Xavier mo? Ganun din po.
Magkakasama tayong tatlo sa iisang bahay pa rin. Isang magkakapatid na masaya. Sir Will, dumaan ang maraming taon. Nakapagtapos po ako ng kolehiyo at nakakuha ng maayos na trabaho. Sa isang bangko, sa isang kumpanya na mula sa ibang bansa. Sa kauna-unahang pagkakataon, kinuha ko po si Kuya Lance at Kuya Xavier sa probinsya. Isinakay ko sila sa bus at dinala ko sila dito sa Cavite. Opo, nakabili po ako ng bahay dito sa Cavite. Ang gwapo at ang gwapo pa rin talaga nitong dalawang stepbrother ko. Kahit pareho silang 40 anyos na, si Kuya Lance 45, si Kuya Xavier 43. Ganon pa rin po sila. Batak sa trabaho sa construction. Nagtulungan sila sa papag-aralin ako noon. At ngayon, medyo matagumpay na ako sa buhay at eto, kasama ko na po silang pareho dito sa Cavite. Si Kuya Xavier, ganun pa rin. Yung kaibigan ko sa kanya, ganun pa rin. Maamo at mabait pa rin sa akin. Hindi po yan madamot si Kuya Xavier pagdating sa mga kalokohan. Pero si Kuya Lance, seryoso talaga lagi, kainis. Isang gabi, galing ako sa kwarto ni Kuya Xavier. Tulog noon si Kuya Xavier noon. Sir Will, ang totoong pangalan po ni Kuya Xavier is Javier talaga. Pinaganda ko lang po sa pangalang Xavier para moderno po pakinggan dito sa sulat ko sa inyo. Tulog na noon si Kuya Xavier. Tulog na rin yung kaibigan ko na kay Kuya noon, kay Kuya Xavier. Dati noon, pagtulog na si Kuya Xavier, yung kaibigan ko gising yun. Pero ngayon na 40 na si Kuya Xavier, mahina na yung kaibigan ko. Tulog na rin ang kaibigan ko at parang bihira na siyang gumising pag si Kuya Xavier ay tulog na. Pero si Kuya Lance, ayun, nasa may sala. Gising pa siya. Pati yung kaibigan ko kay Kuya Lance, parang gising rin siya. Ano bang nangyayari? Bakit si Kuya Lance ayaw matulog? At yung kaibigan ko rin na nasa kanya, ganun rin, ayaw rin matulog. Masyado ba akong na-miss ni Kuya Lance? Kaya silang dalawa ay parehong gising. Kinakabahan ako nito, Sir Will. Umupo ako sa may tabi ni Kuya Lance. Bigla namang umakbay si Kuya Lance sa akin. Sabay kiss niya sa pisngi ko. Sabay holding hands niya rin sa kamay ko. Nakakapanibago si Kuya Lance. Nakikipag-holding hands siya sa akin. Tapos yung kaibigan ko sa kanya, parang may masamang plano. Kaya gusto ko nang matulog nung gabi na yun at iwanan si Kuya Lance doon para naman makapag-relax siya doon, makapagpahinga man siya man lang. Kaso, parang ayaw akong umalis ni Kuya Lance. Higpit ng akbay niya sa akin, pati yung kamay ko na nahuholdingan siya, di makaalis dun. Grabe, miss na miss ata ni Kuya Lance. Miss na miss ata ako ni Kuya Lance. Tapos may sinasabi na si Kuya Lance noon. Ano pong sinasabi niyo, Kuya Lance? Tanong ko at ang sagot niya, sabi niya, gusto niya na raw pumunta sa Himpapawid. Gusto niya na raw maglakbay. Sabi ko, paano naman? Pero sabi niya, ako na raw ang bahala. Gusto niya raw pumunta sa Himpapawid. Total raw, para sa akin naman talaga yung kaibigan ko sa kanya. Total raw, para sa akin naman yun. Ibigay ko na raw ang lahat ng kaya ko para lang matuwa siya at maging masaya sila nung mga oras na yun. Isabi ko, eh di ba po, sapat na Kuya Lance, nayakap kita? Ngunit sabi niya, hindi raw yun sapat. Dapat raw, dalhin ko siya sa paraiso. Yung mawawala yung mata niya. Yung makakatulog raw siya sa sobrang saya.
Sabi ko, grabe naman po. Hindi ko po ata kayo madadala sa paraiso, Kuya Lance. Pagod na rin kasi ako. Matulog na lang po tayo. Baka pwedeng bukas na lang po. Ngunit hindi siya pumayag, Sir Will. Bigla niya akong niyakap at hinalikan ako. Sabi ko, ala! Kuya Lance, hinalikan mo po ako sa lips ko? Ngunit sabi niya, oo raw. Nakita ko naman raw. Isabi ko, di ba po, stepbrother mo ako? Ngunit ang sagot niya, hindi naman raw kami mag-stepbrother eh. Sir Will, dito na po ako labis na kinabahan. Tapos bigla niya akong niyakap ng mahigpit. At umiyak na noon si Kuya Lance. Miss na miss niya raw ako talaga ako. Sabi ko, hala, Kuya Lance, mahal na mahal din po kita. Kaso bilang stepbrother lang. Yung mga kalokohan po natin noon, hanggang doon na lang po yun. Wala nang ibang dahilan pa. Subalit hindi siya nakinig sa akin, Sir Will. Ni lips to lips niya po ako. At wala na. Nakipag-kiss na rin ako kay Kuya Lance. Wala eh. Kahit sino naman na halikan tayo ay ikikiss rin natin. Wala na akong nagawa pa. Grabe si Kuya Lance. At yung kaibigan ko sa kanya, ayun. Wala na akong magagawa pa kundi pareho silang dapat na sumaya. Si Kuya Lance at ang kaibigan ko ay kapwa sila naging masaya nung gabi na yon dahil minahal ko sila. Naramdaman nila ang pagmamahal ko na hindi ko naman pwedeng ipagkait dahil mahal ko rin si Kuya Lance eh. Dumaan ang kalahating oras na dinala ko sa paraiso si Kuya Lance at ang kaibigan niya. Yung mukha ni Kuya Lance di maipinta ang tuwa at galak sa mga mata niya matapos iyon. Masayang masaya sila. At nung tapos na ang maliligayang sandali, sabi ni Kuya Lance, punta na raw kami sa kusina at kumain ng snack dahil wala na raw siyang lakas, mahina na raw siya, pahit pati yung kaibigan niya. Sabi ko kay Kuya Lance, habang nasa kusina kami, sabi ko, Kuya Lance, bakit sa tinagal-tagal ng panahon, sa akin nyo rin po pala ibibigay ang sikreto ninyo. Ano po ba ang turing nyo sa akin, kapatid o hindi? At ang sagot niya, hindi niya na raw ako kailanman itinuturing na kapatid, kundi bilang isang mahal na kaibigan. At ngayon na raw na asawa na raw ang turing niya sa akin. Sabi ko, ha? Na paano at asawa na Kuya Lance? Ngunit ang sagot niya, dahil raw naging totoo ako sa kanya, dahil raw kaya ko siyang mapasaya sa anumang oras na gusto niya na maging masaya. Isabi ko naman, hindi naman kasi ako madamot, Kuya Lance, anytime pwede ako. Pero naisip ko, Sir Will, paano si Kuya Xavier? Hindi ako pwedeng mangako kay Kuya Lance dahil si Kuya Xavier, may kaibigan na rin ako doon. Nagiging masaya rin si Kuya Xavier kapag nagre-request siya sa akin. Kaya ito po ang problema ko ngayon, Sir Will. Nalilito ako dahil dito sa dalawang stepbrother ko na mga huwaran at dakilang mga kapatid. Mabuti nga at hindi na kami nahanap ni Kuya Piolo dito sa Cavite. Mahirap pala kapag ganito ang pagmamahalan sa pagitan ninyong mga stepbrother. Sabi ko kay Kuya Lance, Kuya Lance, balik na ako sa kwarto, matutulog na po ako. Ngunit nagtanong siya agad sa akin, saan ka matutulog? At ang sagot ko naman po, Sir Will,
Doon po ako matutulog katabi ni Kuya Xavier, Kuya Lance. Pero sumabat siya agad at pinagbawalan ako. Huwag ka doon matulog. Doon ka matulog sa katabi ko. Doon tayo sa may harap ng TV. Doon na lang tayo matulog. Wika ni Kuya Lance na parang bad trip na siya agad. Isabi ko, ano ba itong nangyayari? Bakit parang robot na ako na dinidiktahan ako ng kapatid ko? Pero sa bagay, kuya ko naman siya. Alam niya ang lahat, kaya bahala na, susunod na lang ako sa kanya. At doon na nga, naglatag na ng banig sa harap ng TV si Kuya Lance. Sir Will, gabi-gabi doon kami natutulog ni Kuya Lance sa harap ng TV. Wala naman sa akin kung di ko nakatabi matulog si Kuya Xavier. Puro lang naman kasi kalokohan si Kuya Xavier. Pero mabait naman siya. Kaso si Kuya Lance, tinamaan ata talaga sa akin. Iba na kasi ang itsura ko mula nung nagkatrabaho ako, Sir Will. Nagpapogi po ako lalo sa salon. Kaya si Kuya Lance, sineryoso na talaga ang pagiging mahigpit niya sa akin. Para bang ayaw niya na mapunta ako sa iba? Kahit kay Kuya Xavier na kasakasama ko lang naman sa mga trip, ayaw niya na lagi akong kasama ni Kuya Xavier. Ang itsura ni Kuya Lance ay ganito, Sir Will. Lagi po siyang naka-t-shirt na puti at maong na pantalon. Aakalain mo na konduktor siya sa jeep o sa bus, pero sa construction siya nagtatrabaho. At tuwing gabi, nauuwi siya, pagod ako. Uuwi siya na pagod, ako agad hinahanap niya. Yayakapin niya ako at ikikisa ko sa lips ko. Nagtatako naman ako mula kay Kuya Xavier dahil baka malaman niya na may relasyon na kami ni Kuya Lance. Pagpadating na si Kuya Xavier, lumalayo agad ako kay Kuya Lance. Pero si Kuya Lance, pag lumalayo ako sa kanya, bigla siyang nagtatampo. Iyan ang gusto niya malaman ni Kuya Xavier, na espesyal ang turing ko sa kanya, na espesyal na may espesyal kaming samahan na kami lang ang nakakaalam. Isang gabi, nakita ko si Kuya Xavier na mag-isa lang doon sa kwarto niya. Pati yung kaibigan ko sa kanya, pansin ko na malungkot na rin. Kawawa naman si Kuya Xavier, wala naman lang taong totoong nagmamahal sa kanya. Pumunta ako sa tabi ni Kuya Xavier, habang tulog siya sabi ko, hayaan mo Kuya Xavier, mahahanap mo rin ang taong para sa'yo. Subalit na bigla ako, pagkasabi ko noon, gising pala siya. Bigla siyang bumangon at yumakap at humarap sa akin. Niyakap niya ako. Natulala naman ako. At lingon ako ng lingon sa paligid ko kasi baka nandiyan na si Kuya Lance sa labas ng kwarto. Mabuti at tulog noon si Kuya Lance doon sa may sopa. Pagtanaw ko, tulog siya. Sabi ko kay Kuya Xavier, Kuya Xavier, sorry po. Sumagot naman agad siya. Bakit ka naman nagsusorry, Rio? Mahal ko naman si Kuya Lance mo. Masaya na ako na masaya siya sa'yo. Namutla ang mukha ko pagkasabi nun ni Kuya Xavier. Alam pala niya. Sabi ko, papaano niyo po nalaman Kuya Xavier? At ang sagot niya, noon ko pa nararamdaman na nagsiselos yan si Kuya Lance mo kapag palagi tayong magkausap. Kaya nga, lagi yan malayo ang loob niya sa'yo. Ay, ganun po. Alam niyo na po pala noon pa. Oo naman, alam ko. Siyempre, kapatid ko yan. Ramdam ko yan. Kaya ako na lang magpaparaya. Okay lang sa akin na magmahalan kayong dalawa. Ay, talaga po, okay lang sa inyo. Oo naman. Pero payakap nga ako, Rio. Miss ko na ang makulit ko na kapatid ko. Halika dito. Yakap lang, sapat na sa akin. Ay sige po, yayakapin ko na po kayo agad, Kuya Xavier.
At doon, niyakap ko si Kuya Xavier. Subalit, tinutulak ako ng kaibigan ko. Parang na-miss rin ako ng kaibigan ko na laging na kay Kuya Xavier. Sabi ko, bahala na. Basta di ko na lang siya papansinin kahit nagpapapansin siya. Wala pa rin talagang pagbabago sa kaibigan ko noon, sa mga kalukuhan. Napasabi na lang ako kay Kuya Xavier. Kuya Xavier, grabe pa rin po talaga itong kaibigan ko sa inyo. Malakas pa rin po talaga siya. Oo naman, malakas pa yan sa sipa ng elepante, ang kaibigan mo. Ano, pwede ba ulit? At pagtanong niya ni Kuya Xavier, dito na ako tumakas at lumayo kasi magkakasala ako kay Kuya Lance eh. Itapat po ako kay Kuya Lancer Will, kaso si Kuya Xavier timang talaga. Bahala siya. Siya na muna mag-isa mag-relax dun sa kwarto. Magpahinga na muna siya na mag-isa. Kaya niya naman kahit wala ako. Sir Will, dito na po nagtatapos ang sulat ko tungkol sa mga stepbrother ko. Kami pa rin po ni Kuya Lance ngayon. Pero si Kuya Xavier, loko talaga yun. Kahit kailan. Buti na lang di ako nadadala sa mga tawag niya. Basta ako na pong umiiwas kapag nakakapag-isip si Kuya Xavier ng hindi marapat na isipin. Ako na po lumayo-layo.